some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praising in the morning light, praising in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the praise noonday bright. Praise Him every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalatayan sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Kapagat ang pangako niya ay hindi maglulat, siya ay darating mga kapatid. Magtatagumpay tayo sapagat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ang aking pinapaabot sa atin pong mga minamahal na mga suking taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa oras na ito. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Nawa kayo ay nadatnan ng programang Gospel Music Ministry na nasa mabuting kalagayan. Meron pong masiglang pangatawan at higit sa lahat meron po kayong malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoon. Lalo na po sa atin pong mga naranasan ngayon, mas maganda po na lalo tayo kumapit sa mga pangako ng Panginoon at sa Kanya lamang tayo aasa mga kapatid. Live po tayo ngayon sa atin pong Facebook page at of course sa atin pong YouTube channel na Gospel and Music Ministry. Kung kayo po ay hindi masyadong comfortable na manood sa page sa Facebook page, pwede po kayong lumipat sa YouTube sapagkat live po tayo doon at sinabay po natin para in case na mawala yung Facebook, biglang ma-block or mawala yung net, at least mayroon pa rin sa YouTube mga kapatid. And we found out last week at tidan, ay meron pong live kami sa Facebook na wala dahil biglang kinat po na end ng Facebook. So nag-try kami sa YouTube, doon sa YouTube mga kapatid, nagtuloy-tuloy. So, ipag-pray po ninyo ang programang ito, mga minamahal na mga kapatid, na magtuloy-tuloy. At higit sa lahat ay tinatawag nating hindi mawala ang internet, mga kapatid ko. Of course, sa mga taga-subaybay natin, lalo na po sa mga top fan, ay akin po kayong inaanyayahan na mag-share, kahit mang share man lamang,
ay malaking bagay na po yan para tayo po ay makapagpaabot ng pabalita sa atin pong mga kaibigan, mga kakilala, mga kamag-anak at mga kapuso. Ayan. Para sila din po ay matuto, no, ng mga salita ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid. At before I forget, sa pananampalataya, mga minamahal o kapatid na Nademnay. At doon po sa atin pong mga bagong taga-subaybay, welcome po kayo sa atin pong mga new viewers. At maging kayo po ay hindi Adventist, welcome po kayo at ipag-pray po namin na kayo po ay masiyahan at makinabang sa atin pong paglilingkod, mga minamahal na mga kapatid. And of course, atin pong paglilingkod ngayong gabi ay hindi lamang siya pagtalakay, kundi may mga tanong po kasi rito, medyo dumarami yung mga nagtatanong. Eh atin po itong nilagay sa isang inbox para po isa-isa po nating sagutin, mga minamahal na mga kapatid. Sa atin pong panimula, magbabati muna tayo ng iilan para ma-acknowledge natin yung pong mga bago, mga viewers natin ngayong gabi. Ayan po si Ingrid Lapeña, si Macley Rinin, si Dars Gumape, ayan. Ayan din po si Nanay Edna Sardenya, Jennifer Cracadio, si kapatid Deke Servidad, no? Marayna Banggitugang, dyan sa Indo. At of course, si Maria Jocelyn Baldosa, no? Parang familiar sa akin. And of course, no, binati na natin si kapatid na Nademnay na happy birthday. Nawa ay mabusog mo kami. Nawa ay mabusog ka. At maging happy ka sa iyong kaarawan, kapatid na Nademnay. Although ikay malayo sa iyong family, but I'll pray, no, na maging happy ka sa iyong birthday. Dito naman sa YouTube, babatiin natin yung iilan. Nandiyan po si Jesse Bergonio. Magandang gabi po si Maria Banadera. Ayan, watching from Madrid, Spain. Of course, si Jojo Bacon, kapayapaan po para sa lahat. At si Melenia Amilanya Ponzalan, gandang gabi po sa lahat at staff ng GMM. At ito pong tanong mga kapatid, ito pong ating tatalakayan ngayong gabi mga kapatid, ay may kinalaman din po ito sa tanong ng kapatid na Ponzalan, no? Mamaya, bagyan natin ng pansin. Babatiin din natin si Edna Sinsay, Alfredo Rameso, at si Boboy Gonzales, andyan din po si Yoli Ortega. Ayan, yan po ay mga pauna lamang pagbati mga kapatid. At least gusto naming maramdaman ninyo yung atin pong warm welcome, no? Na kami po ay nagagalak na kayo makakasama namin sa paglilingkod mga kapatid. Of course, mga top fan ha, huwag niyong kalimutang batiin ang kapatid na Nademnay sa kanya pong birthday para lalo siyang sumaya at sumigla mga kapatid. Ang oras natin alas 9 o medya ng gabi. At hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa kasi baka lumalim ang gabi. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let us ask the guidance of the Lord as we continue to discuss o sa mga bagay na atin pong tatalakahin sa mga oras dito. Let us pray mga kapatid. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri namin kayo dakilang Diyos at pinapasalamatan sa kabutihan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Naranasan namin dakilang Diyos ang inyong pagmamahal, ang inyong pong proteksyon, ang inyong pong biyaya at ang inyong habag. Salamat po sapagkat nariyan kayo palagi para sa amin na kami po'y inyong iningatan at patuloy na ginagabayan. Sa mga oras nito dakilang Diyos, kami po'y magtatalakay, kami po'y mag-aaral ang inyong mga banal na salita. Amin pong dalangin, pangunahan po ninyo kami. May the Holy Spirit, may the power of the Holy Spirit be with us, Lord, para kami po ay makinabang ang bawat isa, matuto ng lubos sa inyong mga salita at higit sa lahat, lalalim ang amin pong relasyon at pagkakilala sa inyo. Tulungan po ninyo kami magtiwala at buksan ang aming puso at isipan ang bawat isa sa amin upang handa kaming matuto ng inyong mga salita. Pagpalain po kami mga viewers, mga kapatid man at mga kaibigan, iniling namin at pinasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, bago tayo magsimulang magtalakay, of course, ang atin pong nakasanayan before we start our discussion, atin muling munang pinakikinggan yung pong mga special song, no? Yung music. Dahil ating programa ay Gospel and Music Ministry, ay mahalaga na makapakinig tayo ng musika. Musikang manunood sa ating mga tainga ang mensahe ng ating Panginoon, na minsan pa ay nagpapalapit sa atin yung mga lyrics ng awit, mga kapatid. And if you have your own composition na awit, di ba, Auntie Dan, ay pwede kayong mag-send, mga kapatid, yung sarili ninyong composition awit
kayo ang gumawa ng tono at ng lyrics, pwede nyo pong i-send sa amin at atin pong ipatugtog yan, mga kapatid. Huwag lang yung gawa ng iba dahil pwede tayong makapiright. Alright, mga kapatid, di ko alam bakit biglang nawala. Ang sabi dito ay nag-crash ang OBS, mga kapatid. Pag-away po ninyo na mawala. Magtuloy-tuloy, mga kapatid. Biglang nag-crash yung ating OBS, mga kapatid. Okay, makinig muna tayo ng isang awitin na tinan. At ano yung awitin natin? Eh, biglang nawala eh. Pasensya na po kayo. Salamat po sa awitin na nagbabago ang boses dahil sa ating internet connection, mga kapatid, na talaga naman yung ating internet connection ay pawala-wala, mga minamahal na mga kapatid. At yung pong awitin ay may pamagat na ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay yung panghawakan, no, mga kapatid. Dahil
Kanina nga yung aking ninong, ang sabi niya, parang nawalan ako ng panlasa, no, nag-chat-chat kami. Sabi ko, nung nakaraan, no, nagkwento lang siya, nung nakaraang mga araw daw, pero bumalik na ngayon. Sabi ko, di baling mawala ang lahat nung, wag lang mawala ang iyong pag-asa sa ating Panginoon. Pag nawalan ka kasi ng pag-asa, parang wala nang kwenta ang iyong buhay, no? Para nang walang salaga, wala nang saysay, wala nang kabuluhan, mga kapatid. Kaya ang isang tao, pagka nawala ng pag-asa, nawala ng parang pakiramdam niya, wala nang saysay yung kanyang buhay, yung iba po'y nagpapakamatay, mga kapatid. Kaya sayang yung buhay ng tao kapag ka ito'y nawala at hindi na isuko sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no? At yung minsay ng awit, mga kapatid, talagang nagbibigay sa atin ng paalala, kumapit tayo sa pangako ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sapagkat tayo'y hindi niya bibigoyin, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? At nagtaka ako kanina, sabi ko, bakit kailan ninong ay walang live? Yung pala ay parang nasira yata yung kanilang video mixer. At mabuti na lang, salamat sa Diyos at may mga tumulong nung sila'y nag-live kanina. At nandun talaga yung support na mga kapatid, yung puso na nasa ministry. At ang akin pong maitutulong ay prayer, sapagkat ang prayer ay effective na mas marami ang tutulong sa gawain, mga kapatid. Ano po? Yung kasi, pangmalakihan kasi yung kanilang gawain sa amin. Dalawang laptop at isang maliit na camera, okay na eh. No? Dalawa lang naman kami ni Atinan. Mga kapatid, sa kanila, pangmalakihan yun na gawain, no, na studio at mga camera. Bueno, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay papatuloy na sa ating pag-aaral. What does 3 days and 3 nights mean according to Matthew chapter 12 verse 40, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng tatlong araw at tatlong gabi? Anong kahulugan noon? Ayon sa Matthew 12:40, maganda'y basahin natin dito sa Tagalog muna bago sa Bisaya. Bago sa English, mga kapatid. Sabi dito sa Tagalog, ang Tagalog kasi hindi ko nasulat, nakalimutan ko. Sabi rito, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala, sagad sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gayon din naman, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. So, yung ganong klaseng argumento, mga kapatid, iba't iba po ang lumitaw. May mga naniniwala, mga minamahal na mga kapatid, na iba-iba o argumento sa iba't ibang bagay na yan. Yung kasing tanong na yan o paksa na yan, atin po yan tinatakay ngayon dahil mayroon pong nagtanong sa atin last week si kapatid na, ano ba pangalan nun? Melania Punzalan, no? Ilagay natin sa screen natin yan. Ayan. Sabi niya kasi, tanong ko lang po, ilang araw at gabi po nakahimlay ang ating Panginoong Hesus nung namatay siya? Kasi sabi po ay sa Bible, 3 days and 3 nights po. Ayan. So, gusto niya pong malaman, mga kapatid, kung ilan ba talaga, no? Mga minamahal na mga kapatid. Alright. So, ang nakalagay po sa Tagalog, 3 gabi at 3 araw, pero pagdating dito sa Matthew 12:40 sa King James Version, ito po ang ating mababasa. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So yan po ang nakasulat sa English, mga kapatid. If you noticed, kung atin pong i-check o titingnan sa Greek, yan, titingnan natin sa Greek, ano? Ang nakalagay po dyan sa Greek, mga minamahal na mga kapatid, ang nakalagay dyan, nandyan si Jonas, nandyan din yung tres hemeras kay tres noctas, no? So yung three days and three nights. Pagdating sa baba, may nakalagay kasi dyan na autosistai hohoyos to anthropo and tekardiates gest tres hemeras kay tres noctas. So kung yung titingnan, mga minamahal na mga kapatid, nandyan din yung sa baba, yung hohoyos to anthropo, na ibig sabihin ay anak ng tao. Mga kapatid, pag sinabi kasing anthropo, sa Greek word na o sa root word niya, anthropos, na ibig sabihin ay mankind o human being, anak ng tao, referring to our Lord Jesus Christ, na sabi dyan, nasa ilalim din ng lupa ng 3 days and 3 nights. Ngayon,
kung paniniwala nila mga kapatid, may paniniwala kasi dito na naniniwala sila na Christ was dead for 72 hours. O talagang tag 24 hours mga kapatid, ano? And then, ang ari ng iba, hindi rin umabot ng tatlong buong araw mga kapatid. Kasi ang isang araw ay meron pong 24 hours. Tama ba tayo mga kapatid, no? Meron 24 hours mga kapatid. Kung isuma total mo, yung 24 hours, di abot siya ng 72. No, 72 ba? Hours mga kapatid. Then, ang magiging total niyan, 72, meron namang naniniwala na o argumento nila na hindi umabot sa tatlong araw na tag 24 hours. So, ang case na ito mga kapatid ay atin pong mahalagang malaman at kung yung araw ba dyan na ibinilang mga kapatid sa biblical times ay literal ba o ayon din ba sa ating kapanahonan mga kapatid? Yun ang dapat nating malaman. Ang sabi dito, in order to avoid misunderstandings, so yung karamihan dito, kinuha natin ito sa atin po mga scholars para meron tayong basis mga kapatid, no? Lalo na yung kay Angel Rodriguez, isa sa mga scholars natin sa BRI mga kapatid. So ang sabi dito, para niya maiwasan natin yung hindi misunderstandings, it is always important to examine the context. No? First, the context. Then, the issue of similar terminology in other places in the Bible. So, ibig sabihin, para maiwasan po yung maling pagkaunawa sa mga talata, i-consider natin at atin pong siyasatin yung konteksto nung talata o nung isyong pinag-uusapan, mga kapatid. And then, ang sabi rito, atin din pong gagamitin at i-compare pong mga similar na mga terminology, yung mga kaparihong mga term na ginagamit sa iba't ibang instances o mga verses sa Bible, at least maunawaan natin ng dahan-dahan, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, doon tayo sa 3 days and 3 nights. Sabi dito ni Angel Rodriguez, sabi niya dyan, the text seems quite clear. Sabi niya, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, ang sabi niya, quotation ng Matthew 12:40. For us, this is a precise statement of time. Precise statement of time. 3 full days of 24 hours each, not necessarily so for the biblical writer, who is simply emphasizing that it was 3 days, mga minamahal na mga kapatid. So, kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, yung klaro naman na binabanggit doon, kaya lang, i-consider natin yung biblical writer, ano ba yung nasa isip nila, mga kapatid, no? Minsan, marami pong namamali yung pagkaunawa pagka yung isip niya ay iba sa iniisip ng writer ng Bible. Like, for example, nung isulat ni Mark yung sinabi ni Jesus Christ na Mark 7:19 na sa salitang ito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Maganda basahin natin na. Ito yung example lang ha, mga kapatid, na namali, iba yung naging isipan ng writers ng Bible at saka yung writer o nagbabasa gaya nung sa ating panahon, mga kapatid. O, sabi rito, ito yung example lang mga kapatid, although magkalayo siya ng isyo, pero it's only an example. Mark 7:19, sapagkat hindi pumapasok sa puso kundi sa tiyan, at ito'y nilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nilinis niya ang lahat ng pagkain. Pagka ganun ang talata, walang consideration sa context, walang consideration sa mga similar usage o mga similarity ng terms na ginagamit na nasa Matthew din, mayroon kagang konklusyon na nilinis na ni Kristo ang baboy, pwede nang kainin ang baboy ay baboy pa rin, mga kapatid. So magkakaroon ng problema, no? At kung i-examine mo naman yung talata, hindi baboy ang pinag-usapan. Hindi rin karumaldobal ang pinag-uusapan. At ang magsalita dyan, si Kristo, hindi naman si Kristo ang naglinis. Kasi si Kristo gumamit ng salitang niya, hindi naman akin. Hindi ganun eh. So dyan, isang example mga kapatid na mahalagang i-consider yung context at alamin natin yung pong biblical writers na mind at sa atin. Bakit magkaroon ng pagkakaiba mga kapatid? Ang sabi pa dito ni Angel, a day in the Bible, sabi niya dyan, a day in the Bible is constituted
by day light and night darkness. Therefore, 3 days and three nights is another way of saying 3 days. O, diyan muna tayo. O, malaking mapansin natin ito, mga kapatid. Sabi riyan, yun ang salitang araw sa Biblia, ay pwede, ito po ay composed ng maliwanag o liwanag at dilim o yung tinatawag na araw at gabi, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, yung pong 3 days and 3 nights ay isang paraan yun ng pagsabi ng tatlong araw, mga kapatid. Okay? At ang sabi nito, mga kapatid, halimbawa, sabi po rito, mga minamahal na mga kapatid, Matthew says that Jesus fasted 40 days and 40 nights. Ayon sa Mateo, excuse me, Kapitulo 4, versikulo 2. Pero ang sabi dyan, but Mark says it was 40 days. Mark chapter 1, verse 13. So kung ating titingnan mga kapatid ko, magkaiba ba ang report ni Marcos at ni Matthew? Ang sabi dito mga kapatid, nung si Matthew ay magsulat nung aklat ng Matthew, ay sinabi niya na nag-fasting si Jesus Christ, it was 40 days and 40 nights. Apat na pong araw at apat na pong gabi. Pagdating kay Marcos, mga kapatid, ang sabi, ang Panginoong Jesucristo ay nag-fasting for 40 days. Walang nights, mga kapatid. Ibig ba sabihin, mali? Hindi mali, mga kapatid. Anong gusto nating sabihin? Sapagkat yung salitang day ay komposisyon ng araw at gabi, mga kapatid. Light and darkness. Day and night. Kaya pwede siyang sabihin ganon, mga kapatid ko. And then, ang sabi rito, mga kapatid, the biblical writers were not thinking about an exact period of 24 hours. Ayan. So kung i-examine pala, mga kapatid, yung context, pag-study sa Bible scholarly, yun na niyang mga biblical writers hindi nag-iisip about exact period of 24 hours. Halimbawa, sabihin ay, ganito yung araw, isang araw ka doon. Mga kapatid, pag sinabi mo isang araw, considered kaagad as 24 hours, hindi rin mga minamahal. Bakit hindi? Sapagkat, halimbawa, bigyan ko ng example. Some of you are working in an office. Di ba? Working in an office. Sa office, sa pagtatrabaho, mga kapatid, ayon sa ating kaalaman, ay minsan pumapasok ang isang tao ng 7 in the morning or 8 in the morning, lalabas siya ng 5 in the afternoon. If you total the hours, mga kapatid, sa kanyang trinabahuan, ay umabot ito ng 8 hours, mga kapatid. No, kasi merong break yan sa lunch. Ngayon, kung ating titingnan 8 hours. So, tatanungin ngayon, nagtrabaho ka ngayon ng 5 days kasi ang pasok mo Monday to Friday. Ngayon, yung pasok mo sa isang araw ay 8 hours. Pero consider yan one day, mga kapatid. 'Di ba? Consider that one day, no? Are you with me, mga kapatid, no? Have you noticed sa ating example na yung pong 8 hours considered as one day? Halimbawa, nung Monday, pumasok ka ba? Tatanungin ng boss mo. Ay, opo, pumasok po ako. Pumasok po ako. Yan. Ngayon, buong araw ka ba pumasok? Opo, buong araw. Ilang oras yun? That was 8 hours. O kung ating titingnan mga kapatid, 8 hours, hindi naman 24 hours. So dito mga kapatid, ito po ay pinapakita lang natin na hindi, pag sinabing isang araw, hindi kaagad ay 24 hours, depende po yan sa mindset o mind setting ng nagsalita o ng nagsulat, mga kapatid. Lalo na dito po sa mga biblical writers na ang sabi nito, they were not thinking about an exact period of time o yung exact period of 24 hours, mga kapatid. At ang sabi pa rito, this was not their concern. Hindi talaga masyadong concern yan. Hindi big deal sa kanila, hindi issue sa kanila. Pero yung mga nagbabasa ng Bible ngayon, ang laki ng issue, mga kapatid ko, no? Ang laki ng isyo. At ang sabi rito, for they did not have watches as we do. Wala naman silang relo, no? Tayo ngayon, may relo tayo. Nung unang panahon, wala namang dala-dala ng relo, mga kapatid. Pagka umaraw at gumabi, isang araw na yun sa kanila, mga kapatid. No? Isang araw na kaagad, mga kapatid ko. Ngayon, nintik, tingnan mo muna, oras. Wala pa. Di ba, mga kapatid? At ang sabi rito, may maganda binanggit dito si Angel Rodriguez. The two phrases are synonyms. Ayan, pansin niyo mga kapatid. The two phrases are synonyms, no? Magkapareha. But the first one emphasized the amount of days. Ayan. Emphasized talagang binigyang diin. Not their exact extent in hours, mga kapatid. Hindi binigyan na pansin doon yung day and night.
Yung isa naman, days, ibig sabihin, compose pa rin yun ng day and night, mga kapatid. At ang sabi dito, are we more precise in terms of time? Yes, tayo, precise tayo. Pero sa kanila, mga kapatid, hindi talaga nila binigyang diin yung exact period na 24 hours, mga kapatid. So sa atin, magkaiba. Magkaiba mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon, ano ba yung mga other phrases na yon para maunawaan natin, mga minamahal na mga kapatid? Ano ba yung mga other phrases? Ayon po dito, mga kapatid, sa atin po nakalap na balita. Sabi riyan, the Gospels used different temporal expressions related to the resurrection of Jesus. No? So sabi dyan, yun ang Gospels ay gumagamit ng iba't ibang temporal expressions related sa resurrection ni Jesus. Some of them seem contradictory. No, akala natin magkasalungat, akala natin magkakontra, pero ang sabi dyan, after 3 days, he will rise, mga kapatid. So kung yung titingnan, after 3 days, he will rise. On 3 days, pwede rin. Meron binanggit dyan na after 3 days, meron din binabanggit dyan na on 3 days, with the preposition and, yung sa Greek, or yung on or in, Matthew chapter 27 verse 40. Without the preposition, mga kapatid, ang sabi nila rito, ayon po sa binasa natin, nasa Matthew 16:21, 17:23, 20:19. So, iba pang mga talata. Yun ang yung and, in or after, yung dia, 3 days, ay in this last case, mga kapatid, the preposition dia could be translated in or within, mga kapatid, in the course of 3 days. Ayan. So kung ating titingnan, mga kapatid, kapag bumalik tayo sa Greek, mga kapatid ko, aba, napakaganda nito. Kapag bumalik tayo sa Greek, mga minamahal na mga kapatid, yung salitang en ay yung on or in na preposition, mga kapatid, ay binabanggit din dito na mayroong binabanggit dyan na after 3 days or tinatawag din na, mga kapatid, on 3 days. At pagdating po sa salitang dea, mga kapatid, ay preposition it could be. Ayan. It could be translated within or in the course of 3 days. Kaya, hindi dapat lalagpas kasi kung iunawain mga kapatid yan sa ating pangunawa, sasabihin natin, eh dapat pala si Kristo, 3 days and 3 nights doon sa lupa, lalabas niyan, mabubuhay o maresurrect ang ating Panginoong Jesucristo on the 4th day na. Kung ating susundan yung ating isipan, mga kapatid. Halimbawa, sasabihin na may sinabi ang Biblia na gaya ni Jonas, na 3 days and 3 nights na nasa belly ng whale, ay ganun din ang anak ng tao, ay nas ganun din sa ilalim ng lupa, mga kapatid. So pagsusundan natin, ayon sa ating kaisipan, sasabihin natin, o kung 3 days and 3 nights si Jesus Christ, halimbawa, Friday siya namatay, Friday, tapos Saturday, Sunday, Monday, so dapat mabubuhay siya Tuesday pa, o yun ang magiging problema, mga kapatid. Bakit? Kasi maraming nagko-compute, maraming nag-interpret sa Bible not according to the context, not according to the biblical languages, but according to their own opinions, mga kapatid. According to their own understanding, kaya ang tao naliligaw, mga kapatid. Pero kung ating titingnan, pagdating sa nakalagay sa talata, it could be, mga kapatid, translated in or within or in the course of 3 days. Nasa loob ng 3 days lamang, may matitingnan natin. The term after, mga kapatid, suggests that the resurrection took place on the 4th day. Ayan. Napansin nyo, binanggit natin kanina, mga minamahal na mga kapatid. Pag sinabing mabubuhay after 3 days, ibig sabihin, Jesus Christ will be resurrected on the 4th day. Yun ang lalabas nun. But this is denied by other phrases. Bakit denied by other phrases? Mga kapatid, sapagkat magkaroon ng talagang contradictory pagka ganun ang lalabas, mga kapatid. So the question is, what does after o meta mean in Matthew 27:63, mga minamahal na mga kapatid? So ang sabi riyan, mga kapatid, kung ating titingnan, in other Jewish usage, the phrase after 3 days meant the day after tomorrow. Okay? The day after tomorrow. And this is how people understood it. O, di ba? Kung ating titingnan, mga kapatid, yung ating mga tao ngayon, yun kagad, what is after 3 days? So the day after tomorrow. Mga kapatid. Pero ang sabi riyan, mga kapatid, and according to Matthew 27:63, those who heard Jesus understood that he would be resurrected on the 3rd day. Ayan, nakita niyo mga kapatid, yun ang niyang
mga taong nakapakinig sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, even the disciples of our Lord Jesus Christ knew, no, when they heard sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi rito mga kapatid, they understood that Christ would be resurrected on the third day. Bakit mga kapatid? Mamaya, bibigyan natin kayo o bibigyan ko kayo ng ilang mga examples na ang nakalagay nung si Kristo ay nabuhay on the third day. Walang sinabi on the fourth day. Kasi pagka talagang 24 hours si Kristo nasa lupa, dapat fourth day ang nakalagay. Mamaya tingnan natin ha, sa Greek, even the English versions, mga kapatid. So ang sabi rito mga kapatid ko, that his tomb was to be made secure until, mga kapatid, the third day. Ayan, napakaliwanag. Yun palang kanyang libingan ay maging secure until third day. Yung iba kasi gustong nakawin, di ba? Pinapanakaw. Para niya mag, mayroon dun sa issue, sa gospel, mga kapatid, di ba? Na mayroong gustong nakawin ang bangkay ni Jesus para sabihin totoo yung kanyang hula o totoo yung mga sinabi ng mga apostol. Pero hindi nagawa mga kapatid, kaya nga sabi rito, maging secure, heos mga kapatid. At ang sabi rito mga kapatid, this implies that after three and can be used as, or after three days, refers to a period of time that includes any part of three days. Ayan, includes any part of three days pala and can be used as the equivalent of on the third day. So equivalent pala yun ang third day mga kapatid. O after three days, mga kapatid, yung pong part doon. And then, in Matthew, Jesus mentions the three days only 12:40, mga kapatid. Kita ninyo, yun ay niyang, sa maraming binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus only mentioned the term three days in 12:40 of Matthew that says three days and three nights. No? And then, indicating that his contemporaries understood him to say, within 3 days, mga kapatid. Ayan. So yung mga kasamahan niya roon, naunawaan na within 3 days, mga minamahal na mga kapatid, hindi pala talagang eksaktong 24 hours a day and it would be 72 hours ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa libingan, nasa grave. Wala pala o nasa tomb niya, mga kapatid. Kaya nga kung ating titingnan, mga minamahal na mga kapatid, sa number 3, yung tinatawag nating inclusive counting, no? Meron dyan tinatawag na inclusive counting. Our examination of the different phrases indicates that the idiomatic phrase 3 days counts portions of a day as full days. Ayan mga kapatid. As an idiomatic expression, it cannot be taken literally. Ayan, kung ating titingnan mga minamahal na mga kapatid, yun ang yung phrases na 3 days ay ito'y tinatawag ng mga kapatid na idiomatic expression at it could be or it cannot be taken literally mga kapatid. Bakit? Kasi yung count niya sa portion ng day as full days mga kapatid. Diba? Nung si Kristo namatay at inilibing siya Biyernes ng hapon, nung siya inilibing kasama siya, 'di ba? Kasama siya sa counting yung Friday mga kapatid. So, pag may part ng araw na kasama, understood sa kanila na full day mga kapatid. Kumbaga, parang full day na. Ganun ang mangyayari. At ang sabi diyan, hindi pwedeng iliteral mo kaagad kasi lalabas niyan, ika-apat na araw mabubuhay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Pero kung inyong titingnan eh, madaling araw pa lang ng Sunday if you study the Bible, Matthew 28:1 at sa ibang mga verses, mga kapatid. Madaling araw madaling araw pa lang pupunta na yung mga babae sa libingan, they found out na wala na yung ano ni Kristo, yung kanyang katawan. So ibig sabihin mga minamahal na mga kapatid, on the third day, nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero yung araw mga kapatid na binabanggit doon, may mga part. May part ng Friday, tapos may buong araw ng Saturday, may part ng Sunday. Kasi pagka Sabado ng hapon kasi pag sunset na, it considered as first day mga kapatid. Ayon po sa mga Hudyo mga kapatid ko. And then kung ating titingnan, ang sabi rito mga kapatid, we find a similar usage in the Old Testament. Hindi lang pala yan sa New Testament, mga kapatid, nilabas yung mga ganong versions o mga talata na may mga ganong isyo. Mayroon din ganon mga kapatid sa Old Testament. O pakinggan natin mga kapatid, no? Alimbawa, dito muna sa phrase na 3 days and 3 nights means 3 days.
Yun ang yung tatlong araw at tatlong gabi. Nangangahulugan siya na tatlong araw, mga kapatid. Ito, pakinggan natin. Sa 1 Samuel chapter 30, verses 12 to 13. Pakinggan ninyo, ganito mababasa natin. Sabi riyan, kanilang binigyan din siya ng isang pirasong tinapay na igos at dalawang buwig na ubas. Pagkatapos niyang kumain, ang kanyang diwa ay nagbalik sapagkat hindi siya kumain ng tinapay o uminuman ng tubig sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, mga kapatid. Verse 13, at sinabi ni David sa kanya, kanino ka ba o kanino ka kabaling? Tagasaan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang Ehipsyo, lingkod ng isang Amalekita. Iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat ako'y nagkasakit. Tatlong araw na ang nakalilipas. Ayan. Kung inyo napapansin, mga kapatid, may binabanggit dyan na 3 days and 3 nights, pero mayroon din, mga kapatid, na tatlong araw. So yung palang tatlong araw at tatlong gabi, equivalent sa tatlong araw, mga minamahal na mga kapatid. And then, excuse me, si Esther then asked people to fast together with her for 3 days and night or day. Then on the third day, she appeared before the kings. Chapter Esther 4:16 and Esther 5:1. Tingnan natin, mga minamahal na mga kapatid. Sabi rito, ayan, ikaw ay yumaon, pisanin mo ang lahat na Hudyo. Ayan, pisanin mo ang lahat na Hudyo na nakaharap sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. At huwag kayong magsikain o magsiinom. Magsiinuman ng tatlong araw, gabi o araw, sabi dyan, ako naman at ang aking mga dalaga ay mag-aayuno ng gayon o gayon ding paraan. At sa gayon, papasukin ko ang hari na hindi ayon sa kautusan at kung ako'y mamamatay o mamatay ay mamatay. So kung inyong titingnan, mga kapatid, mayroon binabanggit na tatlong araw, gabi o araw, no? Ngayon, pagdating sa Esther 5:1, mga kapatid, ang nakalagay ay ikatlong araw o third day. So equivalent na tatlong araw, tatlong gabi ay third day, mga minamahal na mga kapatid. So yung issue na yan, naging issue po yan sa mga, ano ba yung reliyon na yun? Yeshua ba yun? No? Yung mga messianic groups, mga kapatid, na si Kristo anya, namatay Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo na buhay. Kaya 3 days and 3 nights, ginawang tag 24 hours ba a day, mga kapatid ko. No? May nabasa tayo na may salin ng Bible na it was Friday when Christ died. O, hindi ngayon nila matutulan. Dahil may talata tayo, may version tayo na it was Friday, mga kapatid, at nung nilibing si Kristo Friday at not Tuesday or Wednesday, mga minamahal na mga kapatid. And then, ang sabi rito, mga kapatid, ang sabi pa rito, this inclusive reckoning, o ito yung inclusive reckoning, the 3 days include portions of days counted as days. So nakita ninyo, mga kapatid, yung 3 days, mga kapatid, na inclusive reckoning ay include portion of days counted as days, mga kapatid. And come back to him, di ba? O King Rehoboam asked the people to depart for 3 days and come back to him. They came back on third day. O nakita ninyo, pina-depart siya for 3 days, mga kapatid, pero nag-bumalik on the third day o ng ikatlong araw. We find the same phenomenon among non-Israelites. An 80th century BC, Mesopotamian king tells about his arrival at a city. Ang sabi dyan, I waited in the city of Aslayano for 3 days and on the third day, they approached, mga kapatid. A portion of the first day plus portion of the third day are counted as 3 days, mga kapatid. So napakaliwanag, mga kapatid ko, no? Yung palang portion ng first day ng una hanggang ikatlong araw at yung third day ay counted mas siya, mga kapatid, na 3 days, mga kapatid. Kaya kung ating bibilangin, mga minamahal, kung si Kristo namatay siya ng Biyernes at inilibing siya Biyernes ng hapon, considered as counted as 1 day. And then, Sabado, second day, third day, Linggo, part pa rin siya, mga kapatid, o counted na siya ng Sunday dahil ang Sabado ng hapon nga ay pag sunset na, it should be a first day na kaagad. So,
Ang sabi rito, a portion of the first day plus a portion of the third day are counted as 3 days, mga minamahal. Kaya ang conclusion sa inclusive counting, mga kapatid, this is the conclusion, mga kapatid ko. Sabi riyan, in order to interpret the Bible correctly, ayan, no? Sabi riyan, in order to interpret the Bible correctly, we have to count days the way the biblical writers counted them. Jesus died on Friday and was resurrected on the third day, mga minamahal na mga kapatid. So, it's very clear, ang atin pong pag-aaral, in order to interpret the Bible correctly, no, mga kapatid, we have to count days the way the biblical writers counted them. So, ibig sabihin, kung ano yung mindset ng biblical writers, yun ang ating alamin. Hindi yung ating mindsetting, ang ating ilalagay sa Biblia, magkakaroon ng malaking problema, magkakaroon ng malaking pagliligaw o mga kapatid, confusion sa mga nag-aaral ng Biblia o sa mga nakikinig. Kaya ang sabi rito, Jesus died on Friday. Hindi siya Tuesday, hindi Wednesday. It was Friday and was resurrected on the third day, mga kapatid. Ngayon, para patunayan natin na ikatlong araw nga nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo at hindi ikaapat na araw, mga kapatid. Kahit kung ikaapat na araw, dapat may talatang ganun. Alamin natin. Ayon po sa Mateo 17:23, Jesus Christ himself ang nagsabi nito. Sabi rin, mga kapatid, at siya'y papatay nila at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon at sila'y lubhang nangamanglaw. Ayan. Sa talatang yan, pinakita na ang ating Panginoong Jesucristo ay papatayin, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon. So, siya'y muling bubuhayin. At yung salitang, mga kapatid, na at sa ikatlong araw, na mayroon po yung tinatawag nating definite article na te, no? Tetretehemera. Yung pong tetretehemera on the third day, mga kapatid, ay pareho po yung binanggit dito rin sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 22 na sinasabi, kinakailangang magbata ng maraming mga bagay, mga kapatid, no? Maraming mga bagay, ang anak ng tao at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Sumaliwanag, mga minamahal na mga kapatid, no? Na binanggit din niya ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa sulat ni Lucas, ibabangon sa ikatlong araw. Ang nakalagay din dyan ay tetretehemera, no? Tetretehemera. Ito pa, tatlong ikatlong araw din ito. Maghanap tayo o we challenge doon sa mga naniniwala doon sa 24 hours na a day ng pagkalibig sa ating Panginoong Jesucristo. At umabot ito ng 72 hours. We challenge na dapat ang mababasa nila, mabuhay si Kristo kung after 3 days, dapat 4th day. Maghanap sila ng talata ng Biblia na on the 4th day, Christ was resurrected. Okay? On the 4th day, yun ang challenge natin. Christ was resurrected from the grave, mga kapatid. Ito pa, kung ating titingnan, gawa Jes 40, eh itong nagsulat nito, apostol na, no? O yung nagpatutuo. Siya ay muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya ay itinalagang mahayag. Ang nakalagay din dyan sa ikatlong araw, tetretehemera din, mga kapatid ko. At sa last, 1 Corinthians o tinatawag natin, mga kapatid, na yan, 15:4, sabi dyan, at siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kautusan. So dyan, mga kapatid, nakikita natin na talagang ikatlong araw na buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Part yan noong 3 days ng kanyang kamatayan. Pag may part, may portion ng first day na nakasama, halipa Friday, hindi naman buo, counted yan as day, mga kapatid, sa kanila. Then Sabado o Sabbath, then first day, counted pa rin yan kahit madaling araw yan o ating gabi ng Sabado ng gabi, it's considered as first day yan, part yan kaya naging 3 days. But on the third day na si Kristo na buhay, mga kapatid ko. Sana nabigyan natin ng pansin iyon. At tayo po ay mag-proceed ng ilang mga tanong na atin pong bibigyan ng pansin para mabawasan po yung mga tanong na ipinadala sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Naka ilang oras na ba tayo, Tidan?
56 minutes pa lang, ano? Babati. Dadako tayo sa ilang tanong lang, at least 2 questions siguro, or 3, tingnan natin. May tanong kasi rito, ito'y kamag-anak ko po ito. At kinukulit ako nito, mga kapatid. Sabi rito, kinsa man na ang naa sa Matthew 16 at verse 18 and 19, kinsa giingdan diha ni Jesus. Ayan. No? Yan, Tagalogin natin, Bisaya man din pagkapangutana. Sabi niya, sino yung sinabihan ni Kristo sa Mateo kapitulo 16, versikulo 18 hanggang 19? Sino ang sinabihan ni Jesus diyan? Maganda basahin natin, mga kapatid, bago makarating ng 18 at 19, simulan natin sa verse 16. Mateo 16:16. Ano ba ang sinasabi diyan para malaman natin? Sabi diyan, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan, yun ang sinabi, mga kapatid. Ngayon, pagdating sa verse 18 hanggang 19, andyan pa rin si Pedro. Ang sabi diyan, oh. Ayan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya, mga kapatid. At ang sabi riyan, ibibigay ko siya o sa iyo ang mga susi, excuse me, ng kaharian ng langit, at anumang iyong italian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan. So, ang tanong, mga kapatid, eh, sino daw yan? Ito kasing aking kaibigan ay katoliko po ito. At yung side naman ng family niya, Adventist. Gusto niya kasi palabasin na ito ay katoliko, tawag nito yung Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayan. Gusto niya palabasin, kasi tumatawag ito sa akin noon eh, at nagchat-chat. Gusto niya palabasin na itong talatang ito tumutukoy sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At they believe na si Apostol Pedro ang unang papa sa Roma. Ngayon, marami tayong tanong, mga kapatid. Bakit? Marami tayong i-consider. Tama si Pedro yan. Noong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yan, meron na bang Iglesia Katolika Apostolika Romana noong time na ito? Wala naman. Kaya nga, noong sabi ng ating Panginoong Jesucristo, nasa Jerusalem sila, mga kapatid. E yung bang Iglesia Katolika Apostolika Romana, saan ba yun natatag? O di baga sa Roma? Kaya nga nandun yung kanilang Vatican, yung kanilang pinaka-sentro ng kanilang simbahan. At kung ang titignan, mga kapatid ko, nakalagay din sa pangalan nila, Roman Church o Iglesia o Katolika Apostolika Romana. Bakit nandiyan Romana? E galing nga sa Roma eh. Hindi galing sa Jerusalem. So therefore, hindi sila. E kiniklaim kasi nila ito, mga kapatid. Actually, meron silang version ng Bible na sila mismo nag-translate. Nilagyan nila ito na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, di ba? Yun yung dinaya ni ano, sino ba, nakalimutan ko yung debater na nakadebate ni Parba. Nilagyan, mga kapatid. Wala yun sa Bible. Sabi ng Biblia po, huwag magdadagdag eh. Dinagdagan, mga kapatid. Wala namang ganun nakasulat. Ang layo ng dinagdag eh. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walang ganun, mga kapatid. So, hindi ito. Pangalawa, sabi nila si Pedro was the first pope of the Roman Catholic Church. Ha? He was the first pope? Di ba si Pedro ay may asawa? Di ba may biyanan pa nga eh. Mahirap naman magkaroon ng biyanan at idan, pero walang asawa. No? Wala akong nakitang ganun. Binata, pero may biyanan. Wala yatang ganun, mga kapatid. Di ba? So kung ating titinan, mga kapatid, ay si Pedro, hindi ako naniniwala na siya ang first pope ng Roman Catholic Church. Una, si Apostol Pedro, hindi naman Romano-Katoliko. No? He was called Christian, tinawag sa isang bilang isang Kristiyano dahil katagasunod ni Kristo. Pero hindi siya Iglesia Katolika Apostolika Romana. At isa pa, malayo yung doktrina ng mga apostol kaysa doktrina ng Iglesia Katolika. No, in fairness to them, I'm a former Catholic, Roman Catholic, mga kapatid. Pero makita natin, ang layo, hindi naman dito sila. At yung salitang iglesia dyan, mga kapatid, hindi yan church building. Hindi yan na tinatawag nito, bahay-sambahan. Yung iglesia dyan na tinatawag, it is a group of people na mga tinawagan ng ating Panginoon, mga called out from the darkness into His marvelous light. Church ang tawag niyan, assembly ng mga mananampalataya, mga kapatid ko. At yung mga mananampalataya na yan, mga kapatid, sumusunod yan sa aral ng ating Panginoon.
consider mo lang just to examine kung ano yung doktrina nila at doktrina ng Biblia. Hindi aangkop yung doktrina nila at yung doktrina ng Biblia kahit sinong relihiyon o mga samahan liban sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. No? Liban sa Seventh-day Adventist. Kaya si Pedro ang sinabihan diyan, isa siya sa mga apostol at kausap ni Kristo, pero hindi yan Romano Katoliko dahil galing nga sa Roma, hindi sa Jerusalem, mga minamahal na mga kapatid. And then, siguro last na ito, dahil kaisang oras na tayo, mayroong binabanggit dito si Junel, no? Junel ang pangalan niya. Sabi niya, paano yan si Kristo? Ang ilan nga sa mga Pariseo ay nangagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabbath. Datapot sinasabi ng mga iba, paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila? So dito mga kapatid, nagkaroon ng confusion, nagkaroon ng division, at higit sa lahat nagkaroon ng tinatawag nating commotion, di ba? Confusion, commotion, division, di ba? Lahat may isyon, mga kapatid. Bakit? Ito kasing si Junel, ito po ay dating daan, mga kapatid, ni Mr. Soriano. At ang sabi rito, ang ilan sa mga Pariseo ay nangagsabi, ang taong ito, referring to Christ, hindi daw galing sa Diyos. Bakit daw? Dahil hindi daw nangilin ng Sabat. At tanong naman ng iba, Dad, sabi nila, paano ba ang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? Sabi nila, makasalanan si Kristo. Hindi galing sa Diyos, hindi nangilin ng Sabat. Si Kristo ba? Hindi nangilin ng Sabat? Ayon sa mga Pariseo. Yung mga Pariseo na nagsabi nito, kaaway ni Kristo. Okay? Kaaway ni Kristo. So yung palang si Junel na dating daan, kaaway ni Kristo. Bakit? Naniwala siya dun sa kaaway ni Kristo na nagsabing hindi nangilin si Kristo ng Sabat dahil hindi galing si Kristo sa Diyos dahil hindi nangilin ng Sabat. Therefore, kapag sinabi mo o naniniwala kang si Kristo ay hindi nangilin, sabihin ninyong si Kristo sinira ang Sabat, hindi ka kakampi ni Kristo kundi kaaway ni Kristo. Yun ang maliwanag dyan mga kapatid. At meron pa na maratang isang taong makasalanan. Totoo bang si Kristo makasalanan? Tanungin natin ang Biblia. Tanungin natin si Kristo. Panginoong Jesus, nilabag mo ba ang utos ng Diyos? Ayan. Nilabag mo ba ang utos ng Diyos, Panginoong Jesus? No? Kasi ang nakalagay sa unang Juan 3:4 mga kapatid, ang pagsalansang sa kautosan ay kasalanan. Sapagkat kasalanan ang pagsalansang sa kautosan. No? Parang bidaligtad lang, no? Mga kapatid. Tanungin natin ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang liwanag niyan mga kapatid. Sabi diyan, huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ayan, may salita diyan, tuparin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So dito mga kapatid, tinanong natin ang Panginoong Hesukristo yung talata, ang sabi niya, hindi siya pumarito para sirain, naparito siya para tuparin. Ang ating Panginoong Hesukristo tumutupad, hindi sumisira. Kaya yung nagsabi na mga Pariseo na hindi nangilin si Kristo ng Sabat, kaaway ni Kristo yun. Ngayon, pag naniniwala ka sa kaaway ni Kristo, hindi ka kakampi kay Kristo. Hindi ka tunay na mananampalataya dahil kumakalaban ka kay Kristo, mga kapatid ko. Kaya nga, ang sabi ni Kristo, Mateo 5:19, pagka ganun, mga kapatid, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamalait sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawaging pinakamalit sa kaharian ng langit. Ngunit, ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito, ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kita nyo mga kapatid, meron pong malaking difference. Kalit-liitan, tawag yun, parang kabuti. Kabuti ba tawag yan? Tingaw ba tawag yan? Tungaw? Para kang tungaw na maliit kapag ka itinuro mo dapat nang suwayin ang utos ng Diyos. Lalo na kasama ang Sabat, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngunit, no? Ang sabi dyan, ngunit, ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Kapag ituro mo,
at tutuparin mo, aba, ang tawag sa iyo ay dakila sa karenang langit. For me, ha? For me. Kahit hindi na dakila, basta nasa, kasama ka sa langit, napakahalaga. Pero kung paratangan mo si Kristo, hindi nangilin, paratangan mo si Kristo, sinira, aba, hindi ka kakampi kay Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, kaaway ka ni Kristo. You are just claiming, that you are just assuming that you are a follower of Christ. Pero sa puso mo, sa pananampalataya mo, labag ka sa doktrina ni Kristo, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo eh, 7:17 ng Juan, ang sino man, di ba, na ano ba nakalagay sa talata, basahin natin para sigurado. Mayroon ba nabanggit ang ating Panginoong Jesucristo eh, pambansang talata ito eh. Sabi rito mga kapatid, ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng tao, ng Diyos, ay makilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Kapag ang turo mo ay hindi ayon sa doktrina ng Biblia, hindi yan kalooban ng Diyos, kalooban mo yan. Hindi tunay ang aral na dala-dala kapag itinuturo ninyong wala na yung sabat, sinira ni Kristo. Ang problema pa niyan mga kapatid, kung ating titingnan yung unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 21 hanggang 22, ang ganda na sinabi diyan eh. O, tingnan ninyo ha. Sabi riyan, sapagkat sa ganitong bagay, kayo itinawag, no, mga kapatid. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Verse 22, pansinin niyo ha, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, mga kapatid. Kita ninyo, ang Apostol Pedro ay nagpatotoo. Nag-iwan pa nga ng halimbawa ang Panginoong Jesucristo para sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Ang ating Panginoong Jesucristo nasa liwanag, dapat tayong sumunod sa liwanag. Ang problema, yung nagpapanggap na sumunod sa liwanag, doon napunta sa dilim mga kapatid ko. No? Ang nakalagay sa verse 22, si Kristo hindi nagkasala. So hindi niya nilabag yung sabat, hindi niya sinira. Bakit? Kasi hindi siya nagkasala eh. Ang paglabag kasi pagkasalanan yun eh. Sabi ng unang Pedro, unang Juan 3:4. Sabi ng Biblia, hindi nagkasala si Kristo, hindi rin kinasumpungan ng daya ang kanyang bibig. Kaya nga si Pilato, nung nagkaroon ng pagdinig sa husgado nila mga kapatid, sabi ni Pilato, wala akong nakitang daya o kasalanan ng taong ito. Kaya nga siya, hugas kamay, di ba Atidan? Hugas kamay si Pilato. Bakit? Walang nakitang daya o kasamaan sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya doon po sa mga dating daan ng mga open-minded, so, magsuri kayo mga kapatid. Saliksikin niyo ang kasulatan, not in your own understanding o mind mga kapatid, kundi ayon po sa banal na kasulatan. Ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan. Marami na po mga dating daan naging Seventh-day Adventist. At ngayon mayroon pong kinokontak ang Kuya Ray Vida na si brother, anong pangalan noon, yung lagi nag-message sa atin, no, mga kapatid, na dating daan, eh gusto nang mag-Adventist mga kapatid ko. Di ba? Gusto na mag-Adventist kasi nalaman niya na ang katotohanan. Bakit? Kasi pag isang tao open-minded lang and hayaan nilang ang gabay ng banal na espiritu manahan o gagabay sa kanila, dadalhin sila sa pagkakilala sa katotohanan. Sapagkat isa sa work o ng office ng Holy Spirit ay ituturo tayo sa pagkakilala sa buong katotohanan. Ilalapit tayo ng malapit sa ating Panginoong Jesucristo mga kapatid ko, no? Sana sa atin pong pag-aaral sa gabing ito, hindi man masyadong mahaba, pero at least meron tayong na-share mga kapatid ko, and I hope and pray na meron kayong natutunan sa ating pag-aaral sa gabing ito mga minamahal na mga kapatid ko. And sad to say mga kapatid, ang ating live sa YouTube ay nawala o hindi natuloy dahil ang atin pong OBS ay nag-crash at tinan, no? Nag-crash ang OBS natin. So, hayaan nyo na po, mga kapatid. Yung po mga taga-YouTube natin, manood na lang po kayo mamaya. Atin na lang pong tawag niyan, i-premiere, no? Mamaya after ng ating live, mga kapatid ko. So, babati tayo ng ating po mga viewers dito, mga kapatid, na nakasubaybay ngayon. Andyan po ang kapatid na Rose Runoel. Ayan, kapatid na Rose Runoel. Kumusta kayo dyan sa Olongapo ba yun? Atin na, no? Olongapo? Andiyan po si Arsenal Julito. Baka mag-anak ko ito ha. Adventist na rin. Nasa Cavite ngayon. Binabati rin natin si Jamie Furniture. Of course, ang atin pong masigasig na kapatid na Maricel Tibor.
Andyan din po si Dike Servidad, yung ating mga taga-subaybay na kababayan natin sa Bicol. Kapatid Nanay Ninya Lalas, Murillo Lalas, ya, binabati natin. Nakita ko rin na nagreklamo si ano, si Claire Billionis Esto, no? Kasi daw wala, nawala yung top fan niya. Baka po uminto kayo ng panunood o pag-share o pagko-comment, kaya tinatanggal ng Facebook, no? Ayun, binabati rin natin si Nesita Katoliko, no? Binabati natin si Tita Teach. Of course, si Bing Galinzoga. Yan. Yung pong mga hindi pa nabati, mag-type lang po kayo, no, mga kapatid. At si kapatid na Livy Contreras. Yan, binabati rin po natin. Andyan din po si Ate Mari Fibertolano. Kumusta po kayo? Bonjour, Dicia Arnaez. Kapatid na Clara Dambina Corpus. At si kapatid na Renz Padua, no? Mga ating mga viewers na talagang mga taga-subaybay. Andyan din po si Ate Melly Rhodes. Kumusta po kayo, Ate Melly, no? Andyan din po si Princess Asitora. Tell me more, no? Galing. Marami niyang mga sticker. Ito si kapatid na Princess Asitora ay candidate for baptism din ito. At hopefully sa kanyang pag nakauwi sila ay mabautismuhan po, mga kapatid, no? Andyan din po si Carmer Garcia. Salamat po sa panonood. Ramonito Rosuelo. Ayan. Of course, si Lilia Ledesma Iyog. Salamat po sa panonood, mga bago ito. Kapatid na Arnel Lontabo. Kumusta po kayo, kapatid na Arnel Lontabo? Kapatid yata ito ni Kuya Frasi, no? Kuya Frasi Lontabo. Andyan din po si Annalyn Morales. Kapatid na Ralph Sumoso, yung mga viewers natin, kapatid na FG Mats Tibor, kapatid na Jane, si kapatid na John Harold Navarro, ayan yung mga viewers natin, kapatid na Calvin Montiseven, Anthony Bankeroa, ayan, binabati natin. At sino ba na dito binabati natin o babatiin natin? Si Irene na Philip. Ayan, salamat po sa panonood. Melody Ann Suliman. Jackie Barangay. Salamat po, kapatid na Jackie Barangay. At sabi ni Billiones Esto, thanks sa pagpaliwanag. Ako isday mula sa sinapupunan ng aking ina until now. But feel ko kulang pa rin ang kaalaman sa Biblia. Malinaw na malinaw. Praise the Lord po. Hindi naman kasi natin napi-perfect yan. Kaya ang sabi nga ni Mrs. White, mga kapatid, ang isang tao na kandidato sa langit, it should be a student of the Bible. No? Ibig sabihin, pag-studyante ng Biblia, araw-araw nag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. Of course, sino pa binabati? Si Arkaat, binabati rin natin si kapatid na Arkaat, kapatid na Tony Castro, si kapatid na Nadim Ney. Ano ba yung parang surot? Yun ba yung binabanggit natin? Tungaw. Kapatid na Zori Avila. Ayan, binabati rin natin. Bruno Tes Malyari. Kumusta kapatid na Malyari? Kapatid na... Sino ba nandito? Kapatid na MC Tibor. Salamat sa mensahe. Loud and clear explanation. Very inspiring message. Thank you po. At sino ba nandito? Diyan natin yan. Leo Lagrosa. Binabati rin natin si Leo Lagrosa. At of course, yung heart lang ang mini-message, pulang-pula na heart, si Ma'am Shi. Ma'am Shi, hindi ka na ba busy? At kumusta ang iyong bisita dyan? Sana naasikaso ng maayos para bumalik. Alright, binabati rin po natin si Ate Tonly Coronado. Andyan din po si, si Tito Ding at si Tita Roda. Ayan. Of course, si kapatid na Julieta Panganiban, no? Binabati natin. Si Aurora Cabali, no, kapatid na Aurora, kapatid na Dars Gumape, kapatid na Chris Bayungan, no, yung viewers natin ito, mga taga-subaybay. Si Edna Sinsay, Alfred Ramiso, Evelyn Sumagi, andyan din po si Anneli Manipol, Khalid Bongat, at batiin natin ulit yung ating birthday girl, si pangalan, no? Nadim Ney. Ayan, happy birthday ulit Nadim Ney. Inday de los Reyes, kapatid na Ingrid La Peña, si Dominguez Aileen, Vibs Villa, si Boboy Gonzalez, si Ed Jesse Sabado, ay binabati natin si Jesse Sabado.
si sirban dito si Luisa Ligan, si Nelly Agno, ayan binabati natin, si Miguel Gayuma. Ayan. Julieta Pangliban, thank you sa pagbati. Salamat din po, no? Of course si Maria Baldoza, kapatid na Makli Rinin, si Jenny Lulo, Jennifer Tambo, Tambo. At si Liv Wing, ayan po si Julian. Julia Ang pala. Jojo Bacon, Ronilyn Domingo. Andyan po si Susan Frogosa, kapatid na Ralin Gagatam. Si Royce Prime, Rufina Isguero, Ronnie Siador, si Yoli Ortega, at si Nanay Sem, Tita Sem Evora. Ayan, yung po mga viewers natin. Of course, nakahabol si kapatid na Mabel Madrigal. At lahat po ng mga top fan natin sa GMM, binabati ko po kayo. Saan man kayong top fan na nanonood ngayon, ay welcome po kayo sa ating programa. And I hope and pray na kayo po ay nakinabang sa ating paglilingkod at kayo po ay nasa mabuting kalagayan, no? Mga minamahal na mga kapatid. Binabati rin natin si Pop Sherik na pag nanonood ay hindi nagko-comment pero nanonood lang siya, no? Kaya binabati natin. Of course, si Ate Malaya Masa, binabati rin natin. Nandyan din po si Kuya Bongski Ikban, si Mami Elads, Daddy Ben na De Mayo, binabati natin. Andiyan din po sila at Tidel Montañez, dyan po sa Sariaya, Quezon. Binabati rin natin si Kuya Lito at si Ate Jelly. Of course, si Ate Shirley at si Kuya Emil Santos, binabati natin. Of course, ang atin pong Rooftop Seventh-day Adventist Church, binabati rin po natin. Andiyan din po Brother Roger Alcaraz, Brother Roger Robert Chudosio, si Sister Noemi, of course, Brother John Ruga, yung ating viewers. Of course, ang atin pong mentor, Pastor Jojo Solabo. Tayo mga kapatid ay dadako na sa atin pong pananalangin. At samahan niyo po ako sa atin pong panalangin mga kapatid. Alright, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Okay. Samahan niyo po ako, mga kapatid, sa atin pong pananalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ang aming mga puso, Ama, ay nagagalak na sa mga oras na ito. Muli kaming nakapaglingkod at nakapagbahagi ng inyo pong mga banal na salita. Dalangin po namin. Naging pakinabang nawa ito at natuto ang aming mga kapatid. May tatak sa kanilang puso at isipan, lalo na yung mga importanteng bagay na amin pong natutunan sa mga oras na ito. I pray the Lord to all viewers na sila po inyong pagpalain. Mga kapatid man o mga kaibigan, ingatan po ninyo ang kanilang buhay, ang kanilang kalusugan. Pagpalain niyo po sila sa kanila pong mga daily needs, lalo na sa pandemyang ito, pagpalain niyo po sila. Amin pong inilalapit dakilang Diyos ang in a special way ang anak ni Sister Rose Arrogante na mayroon pong karamdaman. Amin pong inilalapit na inyo pong dalawin dakilang Diyos kanyang kagalingan na hinihiling ay kanya nawang maranasan ayon po sa inyong biyaya at sa inyong pong kalooban. I-touch po ninyo ang kanya pong karamdaman dakilang Diyos and bless po ninyo ang kanyang family. Ganun din po ang Sibilia family na nagdadalamhati ngayon sa pagpanaw ng Brother Jerry Sibilia. Patuloy niyo pong patatagin, palakasin ang Sister Lucci, ang kanyang mga anak, si Shula, si Kaina at si Aya. Of course, ang parents at mga kapatid ni Brother Jerry. Alam namin dakilang Diyos na masakit ang para sa pamilya na nawalan, subalit ang pangako ninyo ay nariyan upang aming panghawakan na sa kabila ng kamatayan, sa kabila ng kalungkutan, ay merong pagkabuhay na maguli sa buhay na walang hanggan at maranasan ang kasiyahan doon sa langit na bayan. Pagpalain nyo rin po dakilang Diyos ang Go Family. Kanina po ay naihatid na, nailibing na ang tatay ko. Subalit patuloy po ninyong patatagin at palakasin ang pananampalataya, ang kalooban ng kanya pong mga, yung pamilya niya, mga anak na naiwan upang sila po'y patuloy na magtatapat at maglilingkod sa inyo.
Pagpalain niyo rin po lahat ng mga programa na nirepresentahan ng bawat isa, kasama po ang programa ng inyong lingkod Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo. At lahat po ng mga viewers, supporters, sharers, mga top fans, tigit sa lahat, pagpalain po ninyo ang inyong iglesia, ang Seventh-day Adventist Church. Patuloy nawa na maging kasangkapan ang bawat isa ng pagdadala ng magandang balita ng Ebanghelyo sa lahat po ng kinapal upang sila po'y maging handa din sa nalapit niyong pagdating. Ingatan po ninyo ang mga buhay dakilang Diyos. Ingatan po ninyo ang aming mga kalusugan. Anuman ang amin pong mga maranasan, amin pong hinihiling na kami po ay dapat nasa inyong mga kamay. Amin pong itinatagubilin dakilang Diyos ang aming mga buhay sa inyong mga kamay sapagkat alam namin mayroong kaming kasiguruhan. Pagpalain po ninyo ang aming mga taga-subaybay sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, mayroon pang babatiyan pa dito. Si MJ Pablo, no, nahuli. MJ Pablo, salamat po sa panonood. Andyan din po si Inday De Los Reyes. Of course, si Otol, yung Otol natin, si Tol Maripi Hitiloso. Tol, salamat sa panonood. Ninang Pingping, na binabati kita. Of course, si Nung Archie, salamat po sa panonood. Alright, sabi ni Nanay Ninya Lalas, I mean, thank you at Ate Dan, God bless your ministry. Salamat po, Nanay Ninya Lalas, God bless din po sa inyo. Natawa tuloy ako bigla, nahuli pala, hindi nahuli. No? Salamat po sa inyo ang panonood, mga kapatid ko. Ang kagalakan namin, kahit dalawa lang kami ni Ate Dan, nagagalak naman kami, masaya kami naglilingkod. And we are lived by faith, no, mga kapatid ko, sapagkat nasa puso namin ang maglingkod sa Panginoon. Samang kami dadalhin ng Panginoon, ang amin pong ipinapangako sa Panginoon at sa mga kapatid ay maglilingkod kami, no? Marami man o konti ang viewers ay maglilingkod tayo dahil marami din po ang nakikinabang, no? Kahit hindi sa live, maging sa mga replay, mga minamahal na mga kapatid ko. And please continue to pray all the media ministries na ginagamit ng Panginoon para po sa banal na gawain, mga kapatid ko. Sa paghahanda, lalo na sa panahon na ito, mga kapatid, no, na marami po, nakausap nga namin ang Ate Terry, binabati pala natin Kuya Darwin Silapan, Ate Terry Silapan, ang nagpagamit ng kanilang kwarto na aming pong pansamantalang tirahan at pansamantalang studio, mga kapatid. No? Ay, salamat po at nag-usap-usap kami kahapon habang nakiramay doon sa burol ni tatay ko. Ang nag-usap-usap sila ni Ate Dan, ang sabi ay bawat swipe niya ng kanyang Facebook ay nakikita niya mga RIP, mga nakaburol, mga kapatid ko. Sabi niya, grabe na talaga ang nangyari sa panahon. Palala ng palala ang krisis ng sanlibutan, mga kapatid. No? At pahirap ng pahirap ang dinadanas ng mga tao ngayon. Atin pong dalangin na patuloy tayong maging tapat sa Panginoon at higit sa lahat patuloy maging matatag ang ating pananampalataya. Ano man ang danasin ng bawat isa, dapat nasa Panginoon tayo, no? Mga minamahal na mga kapatid. At akin po dalangin kayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po, wala na po tayong oras dahil gabi na. Yan. At akin pong dalangin, ano man ang problema ng inyong pinagdadaanan, lagi niyong tatandaan, meron tayong Diyos na dakila na hindi tayo pinababayaan, narayan siya upang tayo alalayan at tutulungan, mga minamahal na mga kapatid. Sa pangalan po ng Gospel and Music Ministry, kasama ko po si Ate Dan, ang akin pong secretary at technical. Ito po ang inyong abang lingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal, na nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ay managana sa inyong mga tahanan. Good night po sa inyo. Every day.
Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Raising in the morning light, raising in the noonday bright, raise him each and every night, raise him every day. Raise him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, raise him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise him in the morning light. Praise him in the morning. Praise him in the noonday bright. Praise him in the noonday bright. Praise him each and every night. Praise him. Praise him every day. Praise him, everybody. Praise him when you're hanging over you, when you don't know what to do, raise him just the same.